The band started around 2005 and nang ilabas nila ang kanilang first full-length album na pinangalan ng In Love sa ilalim ng Universal Records. Sa album na ito, inirelease nila ang awiting gaya ng Emily. Teka! Teka, teka, baka pwedeng sumingit ako sa oras mo. Ang collaboration nila ni Kian Cipriano na Tabi at iba pa. Inilabas din nila ang awiting Kapitan ng taong 2011. At For You ng 2012. Sa kanilang bagong album na Balang Araw, Under Yellow Room Music Philippines, inihandog ng banda ang kanilang bagong single na Bola. Bye.
Letters and Music. Thank you po. Nako, it's so nice to have you here. At syempre, bago tayo magsimula, guys, introduce nyo muna inyong mga sarili para makabati kayo sa inyong mga fans. Hello, ako po si Madeline. RJ, hi. Of course, si Kuya Chan. Chan. Hey, Kuya Chan, kamusta naman daw ang album ng Mayonnaise? Parang bagong, parang lumabas na. Kailan bibisita ang Mayonnaise? Pag naglabas sa amin ng susunod na single, tapos yung nagigay kami ng single. Ay, antaray. May CD, may jacket at 5,000 pesos. Hindi, joke lang. Anyway, nako, ito may mga katanungan tayo mula sa ating mga ka-Facebook para sa inyo. Ha? Kaya ano po sino sumagot? Raise your hands. Ganon. Galing kay ano, Catherine Claire Abanyo. Hi, Ate Madeline. Madeline, di ba? Yan. Kasi yung iba kasi Madeline, mga ganon, di ba? Pero siya Madeline. Po, pero Madeline talaga siya. Madeline talaga. Mm-hmm. Ayun naman pala. Parang Madeline. Medyo girl. Ayan. Hi, Ate Madeline. Ramboyong the second and the rest of, and the rest of the band ba kompleto ah. Sino po ang favorite OPM artist nyo and kung magko-cover po kayo ng OPM song, ano po yon at bakit? Ang hirap. Raise your hands, raise your hands. Anyone from the panel? Parang debate. So much. Ano ba? Marami kasi akong paboritong artist pero wala lang. Ang gusto ko si isa sa mga gusto ko siguro si Barbie. Si Barbie. So, si Barbie. Tapos kinocover namin yung song niya. Sa Hunger Young Poets pa yun. So yung Torpe. Wow. Yung kinocover namin. Bongga. So, ito naman. Isa yun. Galing naman kay Kuya Dan Gamboa Jr. Tanong ko lang po kung bakit naging emosyonal yung pagkanta nila ng live nung launch ng music video ng Bola. Uy, ganon. May iyak ang naganap. Sino na iyak? Sasagot yata si Kuya Jay na iyak. Yung umiyak ko ba ito sasagot? Ay, umiyak ako. Hindi ako umiyak. Bakit, overwhelmed lang kami sa tao, sobrang dami ng tao. Ay, ganun. Sobrang dami ng tao dumating, hindi namin expected na mapupuno ng ganun yung bar na pinag-launcha namin. Wow! As hindi mahulugang karayom ang puno ng bar. Nako, congratulations ha. Ito naman, galing naman kay Angelica Herrera Panganiban. Ask ko lang po, kailan kayo nabuo bilang isang banda at sino po ang mga idol nyo na banda? Sige, local and international. International muna. Sino ba yung mga idol na banda? At paano nabuo ang Paraluman? Well, nag-start kami ng 2006 tapos... Mm-hmm. 2005. Mm-hmm. Tapos po, uso nun yung mga banda ng mga Paramore. Ah, ano I pa see. Ba? Yung mga... Medyo alternative rock. So, halos nagkapare-pareho po kami ng ng gusto. So, from there, nag-start na po kami na may mga kanta na po sila before. Tapos, tinapos na lang ng iba. Kung ba, dinagdaga na lang namin. Ayun. At paano nga doon nabuo ang Paraluman? Ito ba mga friendships na talaga kayo ever since the world began? Apo. Sila pong tatlo yung parang high school pa. No? Oh. Elementary pa pala. Grabe, magkakababata pala talaga kayo, no? Kaya iba na talaga yung friendship at iba na yung bond. And then, kailan pumasok si Ate Madeline? Pumasok po si Ate Mads na nung 2005 po. Pero high school, schoolmates po kami nung high school. 2005? 2000, high school sila? 2000. Wala mo na ako sinabi. Ako din naman eh. So, nung 2005. Saka pumasok si Ate Mads. Yes po. Ito naman, nung pumasok ba si Ate Mads, medyo may naiba sa tugtugan ng Paraluman. Meron, medyo feeling ko naging light. Ayos, naging light. Kasi before, mga talagang headbangers ng mga dating yan, mga tugtugan nila. Opo, medyo may pagka-metal sila nun. Oh, buti na lang pala, dumating ka. Kaya medyo na-lighten up ang music. Ito naman galing kay Kuya Jaime De Luba Jr. Tanong ko lang po, bakit pangalan ng banda ay Paraluman? Tinutugtog nyo din po ba ang kanta ng E-Heads na ang huling El Bimbo? Joke lang po, ano po para sa inyo ang pinaka-memorable nyo na awitin? DJ Apple, pabati na din po si Princess Cadabona. Yes, forever pinapabati ni Kuya Jaime. Ayun. Pinaka-memorable na awitin at bakit Paraluman daw ang pangalan ng banda? Sino ang kamukha ni Paraluman nung tayo'y bata pa?
Si Ate, si Ate Man. Ano po? Ikaw ba yung bata doon? Hindi po. Kasi naalala ko may naghahanap noon, hinahanap niya yung kapartner niya doon eh. Hindi po ako yun. May napanood akong ganung video, yung kapatid batang lalaki. Kapatid po ng isang banda yun. Ay, ganun. Okay. So, kaya naging Paraluman ang name? Naging Paraluman po kasi parang si Paraluman, di ba, actress po siya noon. Mm-hmm. Tapos maganda siya. Siguro, parang yung kanta namin, maganda. At saka yung ano, lead vocalist. Yeah. Diba? Sabi nila. Diba? Diba? Pero po, yun nga, kasi Paraluman is parang Filipino, tapos medyo classic siya, yung tunog parang saucy, ganun. Ayan. So, parang sabihin na natin, catchy rin yung name. Correct. So, okay, ano naman daw yung pinaka-memorable na song ng banda? Sobrang dami, nakalimutan ko. Bawat gig memorable. Ayun. Pero awitin na naisulat ninyo, ano yung pinaka-paborito nyo? Meron bang ganun? Pantay-pantay. Di ba Emily? Hindi. Di ba Emily? Sino ba nga pala si Emily? Oh, yun yung una naming narinig sa radyo na kanta namin. So. Ayun. Pero Pikilip. Hindi naman siya, ano, hindi siya non-fiction, si Emily. Siya ba ay fictional character? Fictional! Parang biglang napatingin sa baba, fictional. Binawan ko na sa limot. Hindi na siya nag-exist ngayon, ganon. O, ito naman, galing kay May Orono Scarpiano. Magpapabati lang po ako, tanong ko po, sa isa po bang copule? Baka couple yung gusto niya sabihin. Copule talaga. May maganda po ba ang may theme song sila? Maganda daw bang may theme song ang couple? At ano po ang may papayo nyo na theme song nila? O sige, mula sa songs ng Paraluman, anong may papayo, may isa suggest nyo na pwede maging theme song ng isang couple? Depende ba sa pinagdadaanan nila? Yung album namin, yung first album namin, feeling ko, kapag nag-away sila, may kanta. Ano yun? May isang kanta doon, pwedeng Emily. Ay? Diba? So, Emily, pag nag-away sila. Pag Emily. Pag medyo may pinagdadaanan sila, pwede yung Tabi. Mm-hmm. Diba? So, ano ba ba? Pag may busy, pwede yung Teka. Eh, pag so, kunyari, in love sila sa isa't isa, ganun. Bola. Yung bola. Bola talaga. Si Kuya Cesar talaga, oh. Palibhasa, mahilig siya mong bola, eh. Bola ba yun? Yung pwedeng ba i-suggest mo? Pag kunyari, ang isang couple, sobrang in love talaga. Head over heels in love sa isa't isa. Ganun. Ano bang song? Siguro dun sa yung bago naming album meron dun. Yung ano, siguro yung Di Alam. No? Di Alam. Nako, yung maririnig ba natin yan? Or abangan na lang nila sa pag na-release na yung inyong album. Yes. And speaking of your new album, imbitahan nyo ang ating mga ka-letters and music, ha, na abangan ang inyong album at bumili. Siyempre po, under Yellow Room Music Philippines po yung album. So. Ayun. At kailan ito lalabas? Sana bukas na. Mamaya po, sana. Mamaya. Oy, exciting yan, ha, mga ka-letters and music. Ha? Bumalik kayo, mamaya na daw ilalabas. Ito po, downloadable din itong album niya. Yes po. Apo, at saan natin Spotify siya pwede i-download? Po. Spotify, iTunes, and you may know. May Deezer, CD Baby, CD Mommy, may ganun. Sana po, Deezer. Sige, exciting yan. At syempre, any upcoming shows and gigs, I'm sure marami kayong mga shows, nakikita ko no, talaga napapaskill na sa ating monitor. Ang mga upcoming shows ng Paraluman. Yan, nasa Facebook din po yan and Instagram and Twitter. So, and speaking of yung mga Instagram, Twitter, share mo naman ang inyong mga social media accounts. At Paraluman Band po, yung Instagram, Twitter, and Facebook. Type nyo lang po, at Paraluman Band. So, yun. Ako, nakikita ko may nagdiriwang dito si Direk Dandio. Tuwan-tuwa, oh. Na lang Paraluman ang darating. Talaga nag-violet siya dahil siya si Talongman. Anyway, nako, ha. Mga ka-letters of music. I'm so excited na kayo marinig ang isa pang awitin mula sa Paraluman. Kaya hindi ko na patatagalin pa. Once again, palakpakan everybody. Let's give it up for Paraluman!
kasama pa rin natin syempre ang Paraluman. Pero bago tayo magpaalam, merong ibabalita ang Paraluman sa inyo ha, mga ka-letters and music. And I'm sure ito makakatulong din kayo dito. Ano yun ate Mads? Sana tulungan nyo kami na makapagpaaral din ng mga bata. Mm-hmm. Ang kasama namin dito sila Mike Chan. Ang tawag sa samahan namin na nag-mall tour din. Tawag dito is Heroes Project. Mm-hmm. So, ito po yung tumutugtog kami for free. Tapos, ini-invite namin yung mga tao na mag-text. Mm-hmm. Sa cellphone nila, syempre, na sana mag-load sila. Ayan po, 10 pesos lang yun. Opo, 10 pesos lang po. Ite-text nyo lang po is Heroes at 3456 po. Ayan, madaling-madaling tandaan yung number. Yes po. Heroes, text Heroes to 23456. Ayan, ako. Mm-hmm. At least kung wala kaming 10 pesos, pwede magpapasa-load sa inyo. Parang ganun din. Ito po naglo-load po. Ay, bongga. Si RJ po, naglo-load po. Si Kuya RJ sa mga sideline. At syempre po, kung may mga pasasalamatan pa kayo at may nakalimutan kayong banggitin sa ating mga ka-letters of music, go ahead. Ayan, gusto ko lang magpasalamat sa Yellow Room Music Philippines, Heroes Project, sa NET25, sa Letters and Music Team. Thank you po. And sa inyo po, DJ Apple. Thank you so much. Maraming salamat din sa inyong pagbisita dito. Maraming salamat. Hindi nyo nakakalimutan ang Letters and Music. Every time po, na meron kayo po promote. Ang paborito kong ano si nung nag-guest si Jaya. Ay, ganon? Promise, pinapanood ko yun. Ay, bongga. Ay, sana na masunod after yun si Ate Reg na yung makita natin. Mag-best friends kaya. Aba-abangan natin yan. Malay mo, malay ko, malay siya. Anyway, bago tayo magpaalam, like kayo maging updated sa mga happenings dito sa Letters and Music. Just log on to our Facebook page, facebook.com/lettersandmusic. O pwede rin kayo mag-email sa amin sa lettersandmusic25@gmail.com. Siyempre pa, mapapanood din kami at mga past segments at episodes ng Letters and Music sa youtube.com/lettersandmusic. At kung gusto nyo mapanood ang ibang programa pa ng NET25 bukod, of course, sa Letters and Music, pwede kayo mag-live stream sa eaglebroadcasting.net/net25tv. And kung hindi kayo makamove on sa awitin ng Paraluman at namisin nyo ang episode na ito ng Letters and Music, abangan ang aming encore telecast everyday at 11 p.m. dito pa rin syempre sa NET25. And bukas, wala tayong episode bukas. Kaya naman kung meron kayong story na isi-share para sa story of your life, mag-send lang kayo ng email sa lettersandmusic25@gmail.com. Anyway, naku, sana na-enjoy nyo ang isang linggong kulita natin dito sa Letters and Music. At bilang panghuling edition natin sa linggong ito, isang malaking pasapog dahil Paraluman ang kasama natin. O, diba? Palakpakan kayo dyan sa bahay ninyo. Yehey! O, diba? Ending the week with a bang! Kaya naman, magpapaalam po muna kami. Magkita kits tayo ulit next week. Once again, my name is Apple Chu and I am one with 25. Have a nice weekend. I love you all. Thank you! Thank you!